You know, nagbabalik na naman tayo mga kabatang matapos ang tatlong araw na pahinga. Solid, na-miss ko kayong lahat. Pero yun na nga, taas na ang dalawang kamay nitong si Carl TC patungkol sa usapang pinakamalakas na jungler sa buong mundo at aminado na nga di umano siyang pagmamay-ari na ito ni Kyle TC. Kasunod, pag-usapan rin natin ng taong nagkakahalaga lamang noon ng 80K o 80,000 pesos pero ngayon, milyon na ang halaga niya, tinatinggihan pa rin niya ang mga teams na nagkakaroon ng interes na makuha siya. Pero teka, kumusta ka batang? Balita ako, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Unang-una, pag-usapan muna natin yung patungkol rito kay Edward na nagkakahalaga lamang pala noon ng 80,000 pesos. Kumbaga, sa 80K ni Edward ay ultimo amateur team ay kayang-kaya siyang bilhin para maglaro sa MDL dahil napakababa nga ng presyuhan niya noon. Ito ay naibahagi ni Boss D sa kanyang naging content na kung saan nasabi niya rito kung ano yung pinaka-pinagsisisihan niyang pangyayari sa MLBB history na naganap sa kanya. At ito nga ay yung minsang inoffer ng blacklist itong si Edward papunta sa NXP na nooy hinahawakan rin ni Boss D. Sa mga nagtataka muna kung bakit gustong ibenta ng blacklist itong si Edward noon, abay ito nga ay dahil gusto na rin talaga mismo ni Edward na umalis sa blacklist. Siyempre, hindi talaga maganda ang run ng blacklist noong mga panahon na yon. Tapos si Kyrie nagkusang magpalipat na rin noon sa ibang koponan. Kaya naman maging si Edward ay ginusto na ring lisanin mismo ang BL at ang NXP ang kanyang napupusuan na mapuntahan nang dahil na rin siyempre kay Rene J. Tandang-tanda ko pa noon, asang-asa na nga si Edward na mapupunta na siya sa NXP at kausap ko siya noong mga oras na magkakaroon ng negosasyon sa presyuhan nitong si Edward. Ika nga ni Boss D, pinresyuhan si Edward ng blacklist sa halagang 200,000 pesos pero masyado nga di umano itong mataas kaya tinawaran niya na lang ng halagang 80,000 pesos. Sobrang baba ano kabatang, ito ay dahil wala pa nga ni isang achievement si Edward noon. Wala rin siyang fanbase tong mga oras na yon at sa katunayan, kakagawa ko nga lang rin halos ng kanyang YouTube channel noong kamuntika na siyang lumipat sa NXP. Pero yun nga, wala daw budget sa NXP para sa 80K nitong si Edward. Nako po, kaya inako na lang ni Boss D ang pagbabayad nito, makuha lang ang taong ito. All goods na nga di umano sana ito para kay Boss D, nagkaroon nga lang ng botohan sa pagitan ni Edward at Exhort na kung saan bukod tanging si Rene J at Boss D lamang ang bumoto na tuluyang kunin itong si Edward. Si Yowie, Chester at MB naman ay binoto si Exhort kumpara kay Edward, kaya naman napagdesisyonan nilang si Exhort ang tuluyang kunin at kahit nagbagsak presyo na si Edward mula 200K to 80K ay mismong NXP ang tumalikod sa kanya. Pero hindi mo rin syempre masisisi yung tatlong hindi bumoto kay Edward dahil syempre kung para sa kanila mas malakas si Exhort at may sariling opinion nila yon dahil potensyal pa lang talaga kasi ang pinanghahawakan ni Edward noon. Pero grabe ano, from 80K, alam nyo bang si Edward ang isa sa pinakamahal na player ng Pinas ngayon na inoofera ng hindi birong halaga ng mga opunan sa ibang bansa na kagaya ng RRQ Hoshi. Dahil kung pagbabasihan mo nga ang achievement nitong taong ito plus yung skills niya mismo abay milyon ang halaga nitong si Edward. Doon pa lang sa basihan natin kay Eman na nagkakahalaga ni milyon di umano abay wala pa yung M-World sa pangalan abay paano pa itong si Edward na kusa nga lang tumanggi na magpalipat. Kaya kung ako rin ang nasa katayuan ni Boss, di abay pagsisisihan ko rin talaga na bakit hindi ko patuluyang kinuha itong taong ito, edi sana ako yung nakikinabang sa kanya ngayon at ako rin yung nabigyan niya ng kampyonato.
Pero ang tanong, magagawa pa rin nga kaya ni Edward yung mga nagawa niya sa blacklist kung tuluyan siyang napunta noon sa koponan na NXPE? Magkomento ka naman din sa iba, baka batang, ano sa tingin mo? At ang kasunod, mapunta tayo rito sa naging livestream ni Carl TC, na kung saan dito naman ay naitanong nga sa kanya kung si Kyle TC na ba ang matatawag na jungler ng mundo. Siyempre, kung gusto mong malaman talaga ang kasagutan sa ganitong mga katanungan, abay yung jungler mismo na minsang tinawag na jungler ng mundo ang pinaka-the best na tunungin patungkol rito. Pero bago magsimula ang M5, maging ang GOF, abay inaasahan at pagkakaalam ng lahat ay itong si Kyrie ang masasabi nating best jungler ng mundo. Pero nang matapos ang M5, maging ang GOF, abay dito na, napatunayan ni Carl TC na siya na nga ang tuluyang nagmamay-ari ng titulo na ito, at ito pa mismo ay kinumpirma ng kanyang idolo na si Carl TC. Hindi mo na rin pwedeng masabi na si Kyrie pa rin ang mas lamang kabatang, dahil dalawang beses na nga itong pinatunayan ni Kyle, at yan ay wala nang dapat pang pagtalunan. At sa ngayon, sobrang hirap isipin kung sino ba ang sasabay sa lakas ng AP Bren, dahil ultimo itong si Carl TC ay aminadong hirap na hirap silang tapatan sa screams itong AP Bren ngayon. Ngunit may isa pang koponan na mainit-init ngayong papasok ang S13, at ito nga ay ang RSGPH, na ito di umano yung koponan na nakikitaan ng potensyal ngayon na kayang sumabay sa ating world champion. At ang panghuli, pag-usapan naman natin yung patungkol sa tila full Indo lineup na kaya di umanong tumalo sa ating pambato na AP Bren. Ito ay nagmula mismo sa Team RRQ na naging komento nila sa One Esports, na kung saan naitanong kasi kay Ogwen kung sino masasabi nilang kalaban o koponan o lineup na posibleng tumapat sa kanila na AP Bren. Dito nga, ang naging komento ng Team RRQ ay ang counter. Di umano ay una si Skylar bilang gold laner, si Sans naman ay ang tatayong mid laner, si R7 naman ang may kakayahang tumapat kay Flap TC, si Albert bilang jungler, at si Kiboy ang tatayong roamer. Unang-una, parang sobrang labo na yata na makasabay pa itong si R7 kahit siya pa ay bumalik sa paglalaro bilang XP laner, at hindi na nito magagawang masabayan pa si Flap, o baka nga ultimo mga XP laner sa MPL ID ay mahirapan na rin itong taong ito. Isipin mo naman kasi, kahit nga noong prime niya sa paglalaro na batak siya at hindi pa naglalak ang daliri, hirap na hirap na siya noong M3 na tumapat kina Dilar at Edward. Abay, paano pa ngayon na nag-focus siya sa pag-i-stream tapos batak na batak itong si Flap? At isa pa, duda rin ako kung babalik pa itong taong ito. Dahil kung makabalik man siya, hindi na yan magagawang mag-dominate sa kada laban. At isa pa, itong jungler, Albert, nako po, hindi na nga makalampas kay Kyrie yan, at hindi na nga magawang magkampyon yan sa MPL ID. Tatapat pa kay Carl TC, abay, para kang nagtampo yan sa bigas. Pero itong Kiboy, Sans at Skylar, abay, pwede pang makapalag palag sa AP Bren, pero kailangan nilang tatlo na sumama siguro kay Kyrie at isang mabisang XP laner na tatapat talaga kay Flap, dahil duda na ako kay Boots. Siguro ganitong lineup para sa akin ay papalag sa AP Bren: Kiboy, Sans, Skylar, Kyrie at Edward, o hindi naman kaya kay Nats. Ano sa tingin mo, kabatang? Iilan lang kasi talaga ang XP laner na kayang pumalag rito kay Flap, na siya nga ang itinuturing na pumipigil o pumigil sa lakas ng Onyx Esports nitong nagdaang M5 at GOF. At syempre, bago ko ulit tapusin ang kwento natin ngayong araw, abay, pasensya na nga pala dahil medyo nag-a-adjust po ulit tayo sa paggawa ng content. Masyadong nag-enjoy kasi sa tatlong araw na pahinga, pero shout out o wash out nga pala sa mga pangalan na nandyan sa ating screens. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga may init na usapan ngayon sa mundo ng MLBB. Waiting sa lang talaga tayo sa MPL S13. Yun lamang po, at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.